Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kayo po ay matuto sa inyong mga salita, makinig, at talagang alamin, Panginoon, ang mga kalooban sa inyong mga salita. Bakit yung sinabi ko? Bakit sa New Testament churches ay napaka-importante na magkaroon sila ng unity? Especially sa amin din, Panginoon, na magamit kayo nagsimula pa lang ay napaka-importante. At yung mga kasama sa pagsimula ng church ay napaka-importante. Lalo po mag-take care sa amin. Naglalag siya amin, kung saan mo kami pupunta ng mga pray. Ang bawat isa Panginoon ay magkakalagyan ng Espiritu, Spirit of Unity. Kaya po iya magkaisa, especially sa inyong kalooban, sinasabi ng mga Jesus, we pray. Amen. Amen. Okay, makapuro po tayo. Ganda ang umaga po ulit. Wala kasi na ito. Anyway, yung sunod daw sila. Well, last week, hindi na lang sila ulit. Sina Thea, tsaka si Matleo, at Jerome. Anyway, alam natin yung unity. Pag sinabi unity, pagkakaisa. Pero paano natin magagawa yun? Sabi rin sa title natin, yung title po nito is unity through maturity. Ibig sabihin, kung gusto natin magkaisa, sa pamamagitan ng maturity, ibig sabihin ito, lahat tayo lumalago. Kasi napakahirap magkaisa ng mga iba-iba ang utak. Okay? Yung ating mga nilalabanan ng maling aral, okay, yung mga Bible translation na yan, may mga naniniwala po na kahit magkakaiba-iba ang Bible natin, okay lang. Which is wrong. Diba? At kung kayo magkakaisa, ang Bible nyo nga, hindi pare-pareho. Tapos yung kailan naman, may nakausap na naman, hindi, kasi wala naman doktrinang nabago eh. At pag pinakita mo, ang daming nabagong doktrina sa iba, being saved. Salit na saved, tapos na, naligtas na, sabi ng iba, being saved. Sabi ng iba, yung ibang verse na yan, wala yan sa original. Okay? So paano magkakaisa? Kung hindi ka sigurado, ano ba sinabi talaga ng Diyos? Okay? Ano pa? Yung iba, ginawang sinungaling si Jesus. Yung iba, ginawang makasalanan si Jesus. May kasalanan siya kasi nagalit siya daw. Sabi ng ibang Bible, no? Pag nagalit ka, may kasalanan ka na. So sa King James, malinaw na okay lang magalit, basta tama ang galit. Okay? Ano pa? Napakarami. So, hindi tayo magkakaroon ng unity kung hindi tayo magkakaroon ng unity sa tamang bagay, which is the Bible, the first place. Okay? Makinig lang, mga bata, ha? So, sa verse 1 to 4, kung nakikita natin, isusurvey lang po natin yung context ito. Kung nakita niyo yung verse 1 to 4, ang pinutukoy dyan is all for unity. Ang sabi mo yun. Sabi sa 2, di ba? Sabi niya, fulfill ye my joy that ye be like-minded. Kung sinabi like-minded, pare-pareho kayo ng utak. So, by default, hindi tayo pare-pareho, pero pag inaaral nga natin, yung dapat natin malalaman, dapat gawin, tapos nakita natin, na isa lang pala kalooban ng Diyos eh. No? Kasi sabi, hindi niya gustong magkakwatak, hindi niya gustong maniwala tayo sa mali at saka sa tama. Ano yung mga common, ano? Tapos yung palita, yung tinakil natin, maganda yung ating magkakaroon tayong opportunity na aralin na meron palang mga kasalanan na hindi lang pwede mapatawad. So yung iba sinasabi, hindi, lahat ng kasalanan pwede mapatawad. Lahat! Hindi lang ganun. Walang exception. Hindi, meron sa exception. Kinakaroon natin ganun, dalawa pa lang yun. Meron pang mga dalawa. Okay? So, kaya sabi dito, pare-pareho tayo ng utak, no? Magkakaroon tayo ng unity. Sabi dito, having the same love, being of one accord, of one mind. So, iisa po yun. Pag isang mahal nyo, iisang accord nyo, pag sinabing accord, ano yung accord? Yung inutumbok nyo, di ba? Yung move forward. Sabi nyo, one mind. Okay? That's the call for unity. Ito yung context lang po. So, pag punta namin ng 5 to 8, nasabihin dyan, ano yung madalas ang sinasabi dyan? Yung Christ's humility as example for the believers.
Kaya madalas walang unity, mayroong mayabang. Alam mo yun? Example dito. Nag-sitters tayo. Nag-aaral tayo dito. Kasi biglang may nagsasalita ang iba. Actually, ganyan yan eh. Diba? Diba? Ngayon yung pasto, pagka-pag-lead ko dyan eh. So, siya yung nag-pupisa naman pa eh. Nung first, diba? So, assumption, siya yung nakakalam. Ngayon, kung may disagreement tayo, hindi tayong pag-usapan, disagreement. Pero madalang sa hindi, marami naman church yan, di ba? So, kasi may mga ganun pong panggulo eh. Minsan, hindi ko maintindihan bakit yan. Yung iba, pumupunta sa church, tapos nalaaway lang. Ito ka pumunta doon. Kaya siya sabi dito, dapat isa ang ating pagkakaisa. At sabi doon, yung humility na example ni Jesus Christ, yun yung kabaligtaran ng pride. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan kasi may payabangan. Okay? Pag may humility, si Jesus na mismo nag-example sa atin, bakit tayo magyayabang? Ano? So ako po sa buhay ko, marami na akong ganun na ikaw. Minsan ako mismo na yun, na natutungsong tayong magmalaki. Ganun, di ba? Kasi dati na eh, tayo mapakinggan tayo. Ganun. Eh pag ganito, ilang tao ka nakaukulang niya, parang sabi mo, parang, eh di ba ako nang magsalita? Eh, obviously, may mga fellowship ko, kasi mga babae pa, talaga. So, hinahad din yun ang lindon ng Diyos. Hindi minsan madali. Minsan, depende sa attitude ng mga tao. Kaya ngayon pa lang, kaya nga natin ninaaral ko, inisip ko, parang ano eh. Hindi, tamang sakto sa atin to. Okay? Kapag nag-uumpisa tayo, maintindihan natin na darating yung panahon na magkakaroon kayo ng isip diyan. Bakit ba siya na nangagasalita? No? So, siyempre, mga pastor. Pero yung iba nakakaisip lang dyan. Bible study. Ilang beses na encounter namin. Na gustong kontrolin yung conversation. Bandang muli, walang unity. No? So, bandang una, pinapagbigyan natin yan. Kasi kaya, tingnan natin. Meron lang po ano, pinagdadaan na itong tao. Pero, later, dapat makita natin yung example ng Panginoon kung siya nga, diba? Siya nga nagpaka-humble. Alam niyo kung nagmamatas lang ang Panginoon, katulad ng marami sa atin, anong gagawin niya? Parang nag-example natin last time, diba? Makapangyarihan siya, matalino siya. Alam niya lahat, pati puso ng tao. Eh kung gusto yung maging hari sa Israel, matagal niya nang ginawa. At napakabilis lang sa kanya. Pero hindi yun ang kaharian na gusto yung paghariyan, kaya ang ginawa niya, yung ginawa niya. Ang ginawa niya, hindi siya pumunta sa Beyo, hindi siya pumunta sa katulad ng ginawa sa Sama, di ba? Lalag niya yung sinstory natin, mga Pilipino. Unang mag-landing daw ni Magellan dito, ang ginawa niya. Parang tinakot niya yung ano. Kasi hindi, lahat kayo, Kristiyano na. Actually, hindi Kristiyano. Kaya sabi doon, wala kayo baptized. Oh, bumingila yun, no? Hindi ako nagkakamali, dalawang araw na tapos yun eh. Kasi kinausap niya lang yung mayo. Oh, sige ha, mapabaptize tayo lahat. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, yung ginagawa natin dito, lahat, individual people, sinishare natin, pinapakita natin, ina-acknowledge natin yung kanilang kalayaan, na magpasya para sa kanilang sarili. Okay? Tapos, saka natin siya sila, pag nagpasya sila ng tama, dahil doon sa sinabi lang ng salita ng Diyos, tinanggap nila yun, doon ako sila magiging. At saka parang sila mapapaptize. Kaya hindi ganun na ginawa ng iba. Bakit? Dahil hindi sila lingkod ng Diyos. At hindi sila humble, mag-pride sila. Pag nagsalita, yun ayaw nila lang, na hindi nakikinig. Kung minsan, ganun din ako. Pero, inaano natin yan, di ba? Alam natin, makapatay. Sa dumpis ako ng magtuturo, no? Umirap minsan, makabata pa. Sa church, ganun din. Pag bago yung nasasalita, kasi marami ko kanilipos, kung mo yan. Kasi pastor. Kasi yung nasasalita dyan. Para pag dawa mo yun, iba. Parang drop talaga sa'yo. Hindi kita kilala, parang ganun. Pero, may unity pag mayroong humility. Okay? Ganda, di ba? May right pa. Humility at unity. So, pinakita ng Panginoon niya, sabi dyan, and being sa 5, sa verse 8, especially, sabi dyan, and being found as fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So, humility at humility lang ang Panginoon ng isang example natin. Amen? And next is yung context pa lang ng Philippians. Bakit nagagalan ng context pa lang mamaya pag tumutok tayo sa message, alam natin yung what is the chapter about.
Okay, sabi sa 9 to 11, ang team dyan is Christ's exaltation. Ibig sabihin, tinataas si Kristo. Nagpakababa siya, pero nakita natin, especially yung time natin, tsaka time nila, na si Kristo ay namatay na, pero binuhay magmuli. Sabi dyan, wherefore God also highly exalted him, tinaas siya ng Diyos, and given him a name which is above all name, that at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth, that every tongue should confess that Jesus is Christ is the Lord, to the glory of God the Father. So, yun maganda sa Panginoon, nagpakababa siya, pero siya ay tinaas. So, ganun din tayo pag tayo nagpakababa sa tamang paraan. Tayo ay tatas. Yung iba sa atin, nahihinip na. Sandali ka pala naglilingkod. Nahihinip na eh. So, inata natin yan. And then, second to the last ay yung call to holiness. Sabi sa 12 to 18. 12 to 18 na sabi dyan. Ay... sabi natin, sabi dyan. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now, much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Okay, kasi sabi niya, iligtas na nga kayo, yung kaligtasan niyo ngayon, pakita niyo, naligtas ka na kayo. Kaya, pabalala ito eh. For it is God which worketh in you, both to do, willing to do, with his good pleasure, and just naman ang umibili sa inyo, why not, no? Do all things without murmuring and disputing, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. So magpakabanal tayo. Yan ang commendation. Mas may mga pinuri siya dito, actually si Timothy. Sabi siya 19, but I trust in the Lord Jesus, the same thing that is shortly to you. So verse 19 po yan, that also may be of good comfort when I know your state. So, yun po yung at matatapos na yan kay Epaphroditus naman. Okay? Si Epaphroditus ay sinabi dyan, nasa na yun? Sa 27, for indeed he was sick nigh unto death. So, halos magkasakit na si Epaphroditus, halos kamatay niya na yung pag-unicod. Meron bang nakita yung ganyan? Okay, kaya sinasabi dito, isa sa mga kailangan sa unity, yung mga ganyang example. Alam niyo sa kahit anong organization, pag tinataas din, hindi naman dapat itaas. Kasi sabihin, ano ang ginawa ito? Bakit ito tinataas? Pero kung yung mga example natin, katulad yung team, Timothy, kahit kung mula yung tinataas ni Paul, nakakaroon tayo ng unity na sundin pala yung mga ginawa nila. Okay, napaka-importante nun. So, sa ating dito, halos hindi tayo tinataas. Pero, minsan, huwag kayong mainit. Minsan, darating yun. Matindihan nyo yung tinataas, para pinag-uri. Okay? Ngayon, ano yung mga principle na binigay dito para tayo ay magkaroon ng unity? Okay? So, pansinin natin kung paano ito binigay ni Paul. So, number one, so first, balik po tayo, Philippians 2:1. Sabi dyan, if there be, therefore, any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels of mercy and mercies. Ano yung sabihin nun? Kasi yung pinaka message niya pagkatapos na yun. Sa niya. Pero nakita nyo paano niya inumpisan ito. So yung introduction napakahalaga. Marina, may introduction tayo, di ba? So dapat may napatuloy na nagawa yung bubitit. But anyway, napakita dami ng introduction. Bakit? Pag mahalaga yung iyong mensahe, for example, yung introduction mo, dapat ganun din. Di ba? Dapat ina-introduce mo ng maayos. Okay? Kaya sabi niya dito, if any consolation in Christ, ano yung consolation? Sabi, ito yung mga bagay na pag sinabi consolation, parang may negative na nangyari, tapos tayo ng comfort, consolation. Ganun din, comfort of love. And fellowship in the Spirit. So kapag fellowship kami ni Brother Jason naman. Lagi ganun ang fellowship namin. Kita kami madalas dati, nag-fellowship kami, nag-ahalat kami sapatos. Kami nandun pa. Pero ngayon po, hindi na kami masyado nag-fellowship na ngayon. Ang gano'n kasi, parang ako, nag-alay na. Pero nag-fellowship pa rin kami sa Spirit, as well as sa soul winning. Sabihin lang, alam na namin yung gagawin namin, yung kailangan ano. God, buta tayo sa ganito. Ano ba makakuha natin dyan? Magtatalo ba?
Mayroon ang mag-usap ng ganun, alam na namin agad. Kasi, nag-prepare na kami dun, okay? Kaya yun, yun ang laging fellowship namin. Medyo may kainan din kami, hindi ka pa ang mahuli ng ano. Kasi biglang nag-utok si Bal, tanoy pa. Alam mo, masarap yung halo-halo na yun. Eh, medyo nakalabas na ako dun sa ano. Hindi, pumangada ako dun, nakalangin no parking. Kaya sabi ko, hindi, dito naman ako. Sabi niya, kinakaway na ako naman. Anyway, so, ang fellowship masaya eh, di ba? Pag nasa ginagawa niya yung kalooban ng Diyos. Yung iba dito, yung mga baguhan, ganito, ba, hindi naisip. Naisip nila, kaya ayaw ko sa church, no, may inip na naman ako dyan, mag-aaral na naman ng Bible. Dahil hindi ka makarelate sa salita ng Diyos, may inip ka. Okay? Kaya minsan, ginagawa ng palanang pastor, na, alam mo na, magkaroon ng ano, sa amin, maraming mga program-program doon eh. Kasi iniintindi yung mga tao na medyo naiinip. Pero alam niyo ba yung fellowship sa spirit? Usapo yan, gagawin yan sa ano. Pag mga matured believers yan, hindi yan naghahanap ng masyadong ano, masyadong kasiyahan na uyak, kaya tayo sa ano, tapos tumalo tayo. Mga bata ganun, diba, naghahanap lang ito. Mga, ito, maliligot na ito, kaya nauntog ka naman naman eh. Gusto niya, yung hindi niya nagawa dati, gagawin siya na ano, di ba? So, yung ginagawa yun, talong-talong dito. Okay? Yung mga sanlibutan, ganun. Ano yun? Yung mga mayaman, especially. Okay, nasubukan nila ng ano, yung swimming. Ay, hindi ano to, hindi sapat. Nagkahanap yun, kasi maraming kaya na, ibuto tayo sa lugar na ganito. Tatalo lang mo. Yung ba, pinasal, saan pa, di ba? Mga Pilipino pala, pinasal, sa napakaganda dun eh, di ba? Maldives. Maldives. Hindi ko makalungupan yun kasi, yun ang report ko ng grade 6 ako eh. Maldives, hindi ko alam yun. Maldives ba yun? Maldives yun. Maldives. So, napaganda na, di ba? So, islands din sila. Hindi sapat eh. Hindi sapat yung pakasal tayo, masaya. May kundi streaming. Hindi, kailangan yung mga matinding ano. Hindi ko lang nabalitaan yun. Ano ko lang sa hentai. Yung iba, tatanong sa'yo plano. May parasyon. May parasyon. May so, may mga ganyan. Magkano daw yung plan? 25,000 isang talon, no? Pero siyempre, gasolina na kasi yun, diba? Hindi isa pa, ano ba? So yung iba, yung walang banggitin eh, mga pinag-aagawa yung mga yan. Kasi sa prasa ka nila, yung kasiyahan, gano'n. Pero sa atin, hindi tayo nag-aagawa gano'n. Amen? Para sa atin, magawa natin yung kalooban ng Diyos, yun na yun. Okay? Pero ito, hindi natin masyado pinapaganda kasi wala rin naman tayo. Pero, kung meron, di okay. Ang putali sa atin, magkakasama tayo, pag nagkakilala tayo ng gusto, ang madalas magkakilala, magkakaibigan yung mga magkasama sa winning. Yan ang maganda. So, okay dito sa church, may mga fellowship na konti. Pero pag nagkasama tayo sa soul winning, din tayo magkakalapit talaga. Kasi that's something na importante pala yung sa atin, pare-pareho sa atin natin. Okay? Kaya sabi dyan, if any bowels of mercy, hindi ba sa isa sa mga itong mga nasobra naman itong mga fellowship, yung mga gusto nyo, yung mga malungkot. I-picture nila yung napakalungkot, tapos, na-comfort ako. So, in a way, okay din yun. Kasi nga, pag ikaw ay may, nasabing, tawag dyan, yung pagsubok, okay, tapos pinagdadaanan, tapos may comfort na binigay ng salita nyo, so napakaganda rin, no? Walang gusuhin. So, sinasabi ko lang dito, para maintindihan natin kung paano i-introduce ng Panginoon yung kind of message na magkaroon ng unity. Sinimulan niya yun sa intensifier, so mean, nilagay niya na lahat, consolation, comfort, fellowship, and mercies. Ano lang yung, introduction lang para sa isang bagay. Okay. Sabi niya sa verse 2, ito yung pinaka-main yung ano natin. Sabi niya, fulfill ye my joy. Ibig sabihin, pasayahin niyo ako. Yung sabi ni Paul. Gusto niya pa rin magkaroon sa chef ko eh. Pero saan gusto niya maging masaya? Sabi nito, that ye be like-minded. Pag nagkakaisa daw, kasi nga, nakakita ba kayo ng mga batang nagkakagulo? Ito mga kapag nag-aaway,
Masaya sa kanilang buhay niyo dito. Kakain lang kayo, maglalaro, mag-aaral, nag-aaway pa kayo. Kaya siya napapalo. Ano nagagagawa nito pa? Sa church, isa nangyayari din nyo. Kaya walang unity, hindi isang utak. So, bigyan ko isa po. So, dito, wala pa naman ng alam na nag-aaway. No? Pero again, normal yan para sa mga bata, pero hindi maganda. So, as much as possible, as early as possible, yan ay maalis natin sa church. Okay? Kasi sabi dyan, like-minded. Having the same love. Okay? Isa sa mga problema natin, iba-iba tayo ng gusto. Okay? Yung church, ay, gusto kong kwayang, magbalang pa, ayaw ko. Ano? Gusto ko music. Yung ba, puro doktrina. Diba? Dapat, puro revelation mag-analan natin. Yung mga prophecy. So, mahal ko yun eh. Patay yung okay yun. Kasi, dapat the same tayo. Okay? Sakto lang. So, ako din, gusto ko nung kaso, kung ano yung mga mabuti sa mas nakakarami. Katulad ito, maraming mga bago. Hindi nila alam kung ano yung expect nila. No? So, dapat, magkaroon tayong unity. Pag alam mo na medyo angat ka sa isang bagay, kanina, nagkakantahan. Okay? Iba, di pa alam familiar. Okay? Iba pa, uy, sinturado ka naman eh. Kaya kasi nasabi nung Samid, nasabi eh, lakasan nyo, hindi kasi nahihiya ako kasi sinisigaw ko ng katabi ko, sabi, sinturado ako. Huwag ganun, okay? Dapat, mas mahal natin sa ganyan, sa kantahan. Ano yung mas mahal natin, ha? Na tayo magkaroon ng unity, magpupuri tayo sa, ng sabay-sabay sa Diyos, mas mahal natin yung kaysa sa tama yung tono, di ba? Maganda yung tama yung tono, pero mas mahal natin ha, lahat tayo ay nagkakaisa, masaya tayo umawi sa Panginoon, dahil gusto rin ng Panginoon. Nakita niyo mo yun? The same love. Isa yung pinamahal natin, no? Ito niya, soul willing naman. Yung iba gusto mo, soul willing, patay-patay. No? Ba't alas 9 tayo magsimula? Kung isa tayo, alas 5, umaga. Bakit? Dalawang oras lang tayo sa linggo, hindi sapat yan, no? Nasobohan naman eh, ibang mga bata, siyempre. Kasi yan, minsan, mga fellowship, kain lang din. Okay, so, balance lahat. Pareho ng minamahal natin, okay, sa soul winning, importante yung mga kalulong maliligtas, pero importante din yung mga sumasama sa soul winning. Importante yan. Kasi pag nasustain natin yan, masaya sila, masaya tayo, mag soul winning, tuloy-tuloy tayo. Amen? Kaya minsan ang nangyayari sa iba, hindi tuloy-tuloy. Kasi nangyayari, bubuhos ng isang araw, sabi nyo, nakapagod siya. Ayoko na. Ilang beses tayo napahiya ang natin. Mga gano'n. So, wala namang ano. Wala namang nangyayari. So, ano nangyayari? Pag hindi balance, hindi tayo, hindi the same yung ating love, nakakadala. Okay? So, ano pa? Iba naman gusto, pagandahin ang hindi. Iba po. Kung ano tayo dapat, sakto lang. Okay? Being one accord. Madali na tayo lalalim. Ano yung accord? Okay, tingnan natin yung dictionary para sigurado tayo. Ano yung accord? Kung alam ko, ganun eh. Yung parang vibe. Go well together. Yan. At ano, accord. Ibig sabihin nun, iisang direction nyo. Okay? Give the right to give the portrait of permission to the man. Sinabing accord, harmony, yan. Harmony of people's opinion. Isa yung mga, meron kayong mga medyo iba, pero at least papunta rin tayo doon. Diba? Papunta pa rin kayo doon, isa yung tinutumbok nga, pero hindi yung iba, bumati, hindi yung kawapan eh. Okay, nagkagulugod na pag yan. Tapos sinabing one accord, isa lang ang kinakukuha natin. Okay? So kaya dapat nakita natin dito, anong gagawin natin sa mga sumasalungat? Okay? Nakaya natin, o mag-try natin. Pero pag may nakita tayo talaga sa lungat talaga, may mga ano din dyan, may mga, yung pastor dapat nakakala doon, may dealings dyan. So una, meron dito, ang tinuturo sa atin dito, walang bading dito, hindi pwede pumasok ang bading dito. Dude, kawawa naman sila, kailangan. Mahirap yun, di ba? So, dapat one-accord tayo. So, pag mga ganun, may mga rules talaga, hindi pwede. Okay? Anyway, pag-aaralan naman natin yan. Okay? Kaya natin tinuturo yan kasi nang, no. So, pag-aaralan natin. At pag pinag-aaralan natin, mga tuturo, kaya pala ganun. Kanina, yung lahat tayo, anak ng Diyos. Ito ba yun? Parang kahapon na. So, kahapon, parang may mga magtanong kasi, lahat ba tayo? Hindi kasi lahat tayo, anak ng Diyos. Eh. Yun ang alam nila.
yun ang iniisip nila. Pero sa Bible, hindi lahat ang tao anak ng Diyos. Lahat tayo ay creation ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos. Yung iba, anak ng demonyo. Okay? Okay, kaya, yung inaral namin, pinaliwanagan, aral, basa, explain, tanong, sagot, okay? Bandang huli, one accord na. Meron ng harmony. Yung iniisip nila na lahat tayo anak ng Diyos, ang ibig nyo pala na sabihin, lahat tayo ay creation ng Diyos. Pero hindi tayo anak ng Diyos. Ang pinaliwanag natin na magkaiba yung creation, ito yung anak, okay, magkaiba yun, ngayon nagkaintindihan na. Okay? Kaya ganun lang po minsan sa church. Dapat ang pinakamalunungan, siyempre yung pastor. Pero yung mga member mo, tayo yung mag-a-assist. Kunwari, meron dito. Siyempre, mga baguhan. Okay, katabi mo kunwari, si Balo Maten. Eh, sanay na tayo dito, dahil na solvingin natin sa labas, ang topic natin, di ba? Tapos, pungkok-pok yung pastor dito. Sabihin ng, parang galit yung pastor dito. So ikaw, dahil ikaw yung katabi, yung gagawin mo. Eh, sanay ka na dito. So ikaw na yung, ganyan lang talaga yan. Hindi yung galit. Ikaw yung, tutulungan mo yung pastor para magkaroon ng unity. Hindi yung may maling isip yung isa. Oh, ganyan nga yun. Sinunso lang eh. So, hindi tama. Amen? So, kaya yun ay and siya sabi dito, next, sabi dito, let nothing be done. Ibig sabihin, like-minded, ibig sabihin, be one accord. Be of one mind, oh. Medyo redundant na yun, di ba? Sabi kasi, like-minded na, ibig sabihin pa, one mind. Anong pinagkaroon na like-minded sa one mind? Bukod sa spelling. Ibig sabihin, like-minded, isa yung iniisip nyo. Pag one mind, talagang isa lang iisip nyo. Siyempre, iba-iba tayo dito. Ngayon, hindi siya mga importanteng bagay. Ngayon, si Brother Liz, mahilig sa sapatos. Ako, mahilig ako nari sa damit. Nari yan. Okay lang yung magkaiba kami ito kasi ano lang yan, preferential lang yan. Mga bagay na hindi ka na kaipotante. Pero pag may bagay na kinalaman sa church, kung paano papatakbo yung church, yung doktrina, yung ituturo natin, okay, at paano natin gagawin itong kalooban ng Diyos, hindi pwede magkaiba-iba tayo doon. Pag sinabi ko, King James lang, ang Bible natin. Walang iba. Okay? Dapat ganun tayo lahat. Nainiwala tayo sa Trinity. Ang Ama, ang Diyos Anak, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos ang Holy Spirit. Okay? Pag iba iniisip mo, mag-usap tayo. Pero pag gusto mo palindigan, hindi ka pwede dito. Okay? Ano pa yung mga madalas ano ngayon? Hindi mo, may God the Mother pa. Doon tayo magkakaroon ng isang utak. Ang isang Bible natin, isa lang, isang version lang, walang ibang sinabi, magkakapalayo ba tayo? Ayan, isa yan, King James, mas maganda pa nga yan eh. Okay, King James Bible lang po. Hindi nyo pa alam yung issue. Yung iba ay naglalabas ng translation na hindi na Bible. Bible daw, pero iba-iba. Again, yung mga publisher niya, hindi na maliligtas. Umita sila ngayon, pero ganito na lang sila. So, let us be of one mind. Bilis natin, ah. Tapos na. Okay. Sundan natin. Hindi po unity, accord. At least yung mga terms na at least maintindihan natin today. Diba? Yung bago sa akin yung word na accord. Yung ating accord. Walang harmony. Okay, sige. Matagal ako lang ito. On the negative side, this unity, okay, na pag-alala natin, na minsan para maintindihan natin yung katotohanan, dapat pag-alala natin yung kabaliktaran nun. So, para maintindihan natin yung pagkakaiba. This unity, bakit ba may this unity? Bakit minsan, ang alam pala natin, dapat magkaisa tayo, bakit minsan, na natitisod tayo na magkaroon ng this unity? Kanina nabanggit natin yung pride. Okay? So, actually, sinabi yan dyan. Okay? So, talaga yung verse. Masasabi dyan,
Sa ibang place po, okay, sabi dyan, doing things through strife. Ibig sabihin, pagalingan. Okay? So, marami na tayong alam, ganun. No? Madalas magkakonflik yan, yung magkapatid. Kasi kung para ng pagulang, oh, ngayon, galing ng kuya mo, ikaw hindi. Ang galing ng kapatid mo, ikaw hindi. Okay? Isang okay lang yun, pero minsan, dapat alalay. Kung mong ikumpara sila, eh, bukod sa edad nila, magkaiba sila, magkakaiba yan ang magkaiba ang tao, di ba? So, yung kapatid ni Kaya, ang kakalino. Di ba? So, si Kaya, sino mas matalino sa inyo? Siya, di ba? Mga poso. Tama yan, no? Kaya, ano niya, sinamahan niya sa school, siguro siya yung mas matod. Mapatektahan niya kapatid niya. So, huwag kayong mag-away. Tulad nun, sa mga sa pamilya, di ba? May isa lang na may matanong pa isa yun, ano? Masaya na nun, di ba? Yung masaya na kung lahat. So, di kailangan mag-away, lalo na sa church. Ano yung mga madalas paggawain sa church? Eh, mas marami ako na-away. Eh, mas maganda yung ministry namin. Sa mga yun, nangyayari sa atin, eh. Buti, napakinggan ko agad, na-address agad. So, pero narinig ko, yung iba doon, parang yun nga, gano'n na. Medyo may tampuhan na, pagalingan na. Okay, so, hindi magkakaroon ng unity dyan. Kaya dapat yung next is parang gano'n din. Through vainglory. Ano yung ba dito? Ano sinabing vainglory? Yung glory ay kapulihan. Pag vainglory, ano yun? Ha? Ano yung vainglory? Walang kabuluhan, pero may glory pa rin, di ba? Kung sinabing vain, walang kabuluhan, or minsan, mga sarili. Okay? So, madalas yan, no? Kahit sa company, sa church, ganun din, especially sa trabaho. May gagawin, gusto niya mas makangat pa. No? Gagawin niya, medyo idadaw niya isa, para siya yung mangat. Okay? So, hindi pwede yun sa church. Pag nangyari sa church yun, malalaman parang hindi naman ang maganda church to. Ano kung inaaral dito? Inaaral natin, maganda eh. Hindi maganda yung application natin. Okay? Kaya napang importante yan eh. Pag may nakikita tayo, napapansin na kayo, nagpapagalingan na tayo. Okay? Ano pa? Sa Bible study, ganun eh. Gusto na, sila mag-asalita. Maganda yung explanation nila. Okay? Kahit yung supply, no? Ayaw na mag-go against. Eh, bakit mo sinasabi yan ng mali ako? Nag-aaral tayo eh. Diba? Paano tayo mag-aaral kung hindi natin na alam yung tama at mali? Ano yung mali na tama? Okay? Hindi yan? Ano yung strife? Mag-aaway. Ang sinabi vainglory, sarili-sarili, kapakinabangan. Gusto mo, ikaw yung may tataas. Vainglory. Kaya sinabi dito, hindi ko nalagyan ng verse, kaya sinabi dito. Ayan. Ayan pala, sa verse 3, di ba? Let nothing be done to strife. Okay, una strife. Huwag ganun. Huwag yung pagalingan. Huli, maganda yung friendly competition para sa labas, pwede yun. Sa kanila kasi, wala naman silang pakialam sa bandang muli, for example, sa team. This season lang, unity tayo. Eh, wala ka ng pakialam kung nasaktan mo yung kalooban, no? Okay, bakit? Kasi next season, hindi masyado mo yun sa basketball, pero alam ko, pwede magpalit, di ba? Pwede magpunta sa ibang team, pwede mag-resign na. Eh, ba dyan, bubuha ka, eh. Kasi, di ba? Basketball, may gano'n, binibilang yung mga points. Okay lang, magbuha ka lang ngayon kasi, mag-resign na ako. Kung sa church, gano'n din. Minsan, kung sana hindi. Okay? Yan yung vainglory, nasabi na natin. Yan yung sabi dun sa let each esteem. Ano? Kulang ako. Okay, sabi dyan, let each esteem other better than themselves. Ano yung sabi yung esteem?
Sabi esteem, itataas mo siya. Pero kasi sabi tayo, may tinatawag tayong self-esteem, di ba? Ibig sabihin, ito yung parang self-worth mo. O, ganito ako, ganito ako. So sa Diyos, kaya yun ba, nagmamadali, kasi yung gusto nasa harapan, gusto yung lagi nasa harapan. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi lagi nasa harapan. Minsan, mas matindi nga yung mga nasa ipulan. Minsan, yung backup na talaga. Okay, minsan, mayroong ano, napakalayo sa kanila, pero sinusuportahan nila. I mean, so financial. So, hindi sila nakikita sa church, di ba? Kaya kung sila ay mas nalilito din sa church. Okay, so dapat ganun tayo. Nakasunod po ba? So tinataas mo yung ibang tao sa higit sa iyong sarili. Yun ang sinasabi dito kasi madalas ay hindi. Normal sa atin, yung gusto natin itaas yung sarili natin. Kaya dapat magsikap tayo na mas ito yung sinasabi sa atin na itaas natin yung sarili natin. Kasi itaas natin yung iba kumpara sa sarili natin. Higher than ourselves. Okay? Kasi kapag ginawa mo yung matututunan mo, mas maganda pala yun. Kasi itong mga bata, minsan. No? Kaya kanina, ay inin kayo, no? Diba? Yung mga nag-design, may tiyan na. So, ano? Anong nangyayari? Nagkakaroon ng unity. Ibig sabihin, yung tao, hindi siya, andun lang siya, parang malalang. Again, well, state mo siya, ganun ang reklamo, no? Ang ginawa ko, wala lang. Hindi wala lang yun, ma'am. Ikaw na yun. Ang pangalo eh. So, alam namin yun. Okay? Itong next nito, sabi nito, looking at all things. Ibig sabihin nung, tinitingnan mo rin yung ibang tao. For example, yung tao to. Oh, ako, lagi ako nasa ano eh. Nasa-sleeping. Ako, hindi ako ma-absent eh. Hindi ako nalilig eh. Kasi siyempre, dito ka lang eh. Diba? Pero hindi, pag nakita mo yun, si, ano, si ganyan, late na naman. Hindi ko alam, lagi pa ng pinanggalingan. Diba? So sabihin nyo ba, ito, ang hina lang ito magbasa kanina. Fruitful bow. Bow yun, okay? May Joseph, fruitful bow. Fruitful bow, yun yung branch. Ay, hindi nyo alam yun. Ako, alam ko yun. So, intindihin mo, baka iba yung ng buhay niya, di ba? Iba yung pinagdaanan niya. So sabi nito, tingnan mo rin yung mga bagay na bagay ng iba. Okay? Pag hindi mo lang tinitingnan yung bagay ng iba, anong tawag kayo? Selfish ka, tinitingnan mo lang. Ah, oh, mayroon talaga ng buhay. But, eh, nalalig ka pa nung, kumari, mas mahirap pa sa'yo yung narinig sa'yo. Mahirap yung buhay, yung ganda na ano niya. Mag-iisip ko sabi, ano pa ako ba? Hindi ganun. Okay, tingnan mo yung bagay ng iba at matututo ka. Dahil mo natunan. Okay? Yung mga churches din, iba yung kalagayan, iba yung problema nila, yung ibang likod ng Diyos, iba yung problema. Nakita namin yung church ni Pastor Ortega, laki na pala. Okay, nung una, alam ko, parang hirap din sila eh. Yung sabi ni Pastor dito, minsan, pupunta kayo sa church, mag-preach, bakit nag-preach to yung pastor mo? Kung isa parang kailangan doon ng tulong. Kaya minsan, nag-mami ng tulong. Pastor minsan, isa, nag-up din. Pero ngayon, ganda na ng place nila. Okay? So, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Isa yun sa mga, pag natutunan natin, magkakaroon tayo unity. Hindi tayo mag-iisip ng iba sa ibang tao ng mali. Kasi nakita natin yung sa kanila, kalagayan nila, na ikukumpara ngayon natin sa atin. E kung hindi mo alam yung kalagayan nila, kaya minsan gusto natin puntahan lahat ng mga umatin dito, gusto natin puntahan yung bahay. Hindi mo mong makapunta sa inyo minsan? O, bisita? Wala po kayo, ano? Text? Nag-text mo kayo? Number, Facebook. And, sige, kunin mo na yan. Kasi hanggang maaaring po kasi, si Pastor, ganun din. Ganun ta kami, kahit ang layo namin na, ganun ta kami. Kasi nga, pag hindi mo alam yung pinagdadaanan ng kapatid, hindi ka makarelate. Pag hindi ka makarelate, hindi mo siya matrato ng tama. Okay? Akala mo, sobrang laging nakangiti yung pala ang pinagdadaanan sa buhay. Yung mga tao eh. Iba naman, laging malungkot. Pala, so, kaya pala siya nalulungkot, sabi ni Rami, napatulong ng Rami. Meaninglessness comes from doesn't come from being weary of trouble, sabi niya, but being weary of
pleasure. Well, let me go, ah. Meaninglessness doesn't come from weariness of trouble, but weariness of pleasure. Tagalog, pag itong mga tao na wala nang ibig sabihin sa akin ng buhay, madalas ay hindi, ang problema nun, hindi ano, sobrang hirap siya. O, baliktad, baliktad. Minsan, lahat kasi ng bagay nasa kanya na.